Isang mapagpalang araw mga bata, ako si Ginoong J.R. Olfindo, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Week 3. Sa araling ito, pag-aaralan natin yung mga layunin, balangkas, at sangay ng katipunan. So, aalamin natin yung tatlong layunin ng katipunan, yung politikal, moral, at sibiko. Yung mga antas naman, or balangkas ng katipunan. So, meron yan tatlong antas. Tawag na bayani, kawal, katipon. At sa konsepto, merong sangguniang balangay, sangguniang bayan, at kataas-taasang sanggunian, at sangay ng kababaihan. So, iisa-isahin natin yan sa araling ito. So, mahalagang pangyayari sa katipunan. So, balikan natin. Ano ba yung mga yon? So, noong 1892, ito ang pagkakatatag ng katipunan. So, tandaan, 1892, then 1893, pagtatatag ng katipunan ng sangay ng kababaihan. So, inaccept nila yung role ng mga kababaihan sa samahan ng katipunan. So, 1895, itinalagang supremo ng katipunan si Andres Bonifacio. At noong 1896, inilathala ang una at huling issue ng kalayaan. So, yan yung mga pangyayaring naganap sa katipunan. Ano ba ang ibig sabihin ng KKK? So, ang ibig sabihin ng KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan. So, sanduguan. So, makikita nyo yung picture na iginuhit ni Carlos B. Francisco. So, sanduguan, ito ay ritual na pagsusugat sa sarili at paggamit ng sariling dugo sa paglagda ng mga katipunero o kasapi ng katipunan. So, mayroon tatlong layunin ang pagtaratag ng katipunan. So, ang una, tuluyang pagtiwalag sa Pilipinas mula Spain. So, pagtiwalag ng Pilipinas mula Spain. Pangalawa, pagtuturo sa mga Pilipino ng mabuting asal, kabutihang loob, kalinisan ng katawan at kung paano mababantayan ang sarili mula sa panatisismo, kabuktutan ng relihiyon at kahinaan ng pagkatao. At pangatlo, hikayatin ang mga Pilipino na magtulungan at ipagtanggol ang mga naaapi. So, ang mga katipunero, meron silang sinusunod na batas. Okay? So, isa ito sa mga sinusunod nila, ang kartilya ng katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. So, nagbigay ako ng halimbawa, isa sa laman ng kartilya ng katipunan ay ang, sabi dito, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi mandamong makamandag. Okay. So, parang sinasabi dito ni Emilio Jacinto, kung ang buhay mo ay hindi mo ginagamit ng maayos, so walang halaga yan. Okay? So, kailangan yung buhay natin, gamitin natin sa, igugol natin sa makabuluhang bagay. Or else, walang halaga. So, isa din sa mga sinusunod na patakaran ng mga katipunero ay ang dekalogo o katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan na sinulat naman ni Andres Bonifacio. Sabi ko nga, so dalawa ang code of conduct na sinusunod ng mga katipunero. Yung una, yung sinulat ni Emilio Jacinto. Yung pangalawa, itong dekalogo na sinulat ni Andres Bonifacio. Sampu itong laman ng dekalogo, parang 10 commandments yan. So, yung una, nagbigay ako ng halimbawa, sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso. Okay? Next. So, sa pagpalaganap ng katipunan, merong dalawang taong napakahalaga. Isa si Candido Iban. Okay? Ano ba tong ginawa nito? Isa sa mga pinuno ng katipunan sa Visayas at isa sa 19 na martir ng Aklan. Ang mga unang bayani ng lalawigan sa panahon ng himagsikang Pilipino na binitay ng mga Espanyol sa bayan ng Kalibo noong March 23, 1897. Okay. Sa Australia, nagwagi si Iban ng loteria at ibinigay niya ang bahagi ng premyo sa kilusa ni Supremo Andres Bonifacio.
So, ginamit ang salaping ito upang makabili ng kinakailangang imprenta na siyang naglimbag sa pahayagang kalayaan ng katipunan. So, ganyang kahalaga ang role na ginampanan ni Candido Ibar. Okay? Si Francisco del Castillo, isa sa mga pinuno ng katipunan sa Kabisayaan, kasamahan niya ang 19 na martir ng Aklan, ang mga unang bayani ng lalawigan sa panahon ng Himagsikang Pilipino na pinaslang ng mga Espanyol sa bayan ng Kalibo noong March 23, 1897. Okay? So, isa sila sa haligi sa pagpapalaganap ng katipunan sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Sino naman to si Emilio Jacinto? Si Emilio Jacinto ang tumayong patnugot ng pahayagan ng katipunan, ang kalayaan. So, siya rin ang tinaguriang utak ng katipunan. So, nakasulat sa wikang Tagalog ang mga nilimbag sa pahayagang kalayaan, kaya naging mas epektibo ito sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Kasi ang wikang Tagalog, pangmasa yan, so mas lalong naintindihan ng mga Pilipino ang nais nilang ipahatid. So, dito tayo sa balangkas ng katipunan, merong tatlong antas. Ang una ay bayani, pangalawa kawal, at pangatlo ay katipon. Yung mga katipon, bagong recruit ito, yung kawal, ito yung mga nagre-recruit, yung bayani, ito yung mga leaders. Okay? So, meron silang ginamit na mga hudyat dyan para hindi sila mahuli ng mga Espanyol. So, sa mga bayani, sa leader, ang code nila ay Rizal, sa kawal ay Gumbursa, sa mga bagong recruit ay anak ng bayan. Okay? So, punta tayo sa balangkas ng katipunan. So, merong konsepto. So, kataas-taasang sanggunian, sangguniang bayan, sangguniang balangay. Okay. So, sangguniang balangay, ito ay namamahala sa barangay at munisipalidad. So, sangguniang bayan, nangangasiwa sa mga lalawigan. At kataas-taasang sanggunian ay pangkalahatang pamahala sa buong bansa. So, mga naging pangulo ng katipunan. So, una si Diodato Arellano. So, unang pangulo ng katipunan noong 1892. Si Roman Basa naman ay pangulo ng katipunan noong 1893. At si Andres Bonifacio ay noong pangulo ng katipunan noong 1895 na tinawag na Supremo. Okay? So, kababaihan sa katipunan. Ano ba yung naging rule nila. 1893, itinatag ang sangay ng katipunan para sa mga kababaihan. Ang naging pangulo dyan ay si Jose Farizal. Okay? Ang unang kasapi, sina Gregorio de Jesus, Jose Farizal, Marina Dison, at Angelica Lopez. So, ano bang ginagawa nila? Ipinagkatiwala sa mga kababaihan ang pagtatago ng mga mahalagang dokumento ng samahan. Ginagawang tagapaghatid ng balita sa mga katipunero, tumulong sila sa pangalap ng armas, kumalinga sa mga sugatang katipunero, katulad nila Melchora Aquino na kilala sa Tandang Sora at Trinidad Texon. Actually, marami pang mga kababaihan ang sumanib sa katipunan. Okay? Sagutin natin ang mga sumusunod. Ano ba ang kahulugan ng KKK? Ayan, kataas-taasang kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan. Okay, number 2, ano ang tawag sa mga miyembro ng KKK? Katipuneros, tama. So, number 3, ano ang tatlong antas na kinabibilangan ng mga kasapi ng katipunan? Okay, una, bayani, pangalawa, kawal, pangatlo ay katipon. So, lagyan ng check kung ang pahayag ay naglalarawan sa katipunan at X naman kung hindi. Number 1, nabunyag ang lihim ng katipunan ng ikumpisal ito ni Teodoro Patiño kay Padre Mariano Hill. So, ang tamang sagot yan ay mali. Kasi ang nagkumpisay kay Padre Mariano Hill ay yung kapatid niya. Kasi ang ginawa ni Teodoro Patiño ay ikwinento niya ang lihim ng katipunan sa kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid ay nagtatrabaho sa bahay ampunan. So, okay? So, hindi na kayanan yung lihim ng katipunan ng kapatid ni Teodoro Patiño. Natulala siya, di niya alam kung anong gagawin niya, nalungkot siya na nalaman ito ng madre. Anong problema mo? Okay, ngayon, ikwinento ng kapatid ni Teodoro Patiño sa madre at
ginawa ng madre, sinabihan siya ikumpisal ito kay Padre Mariano. Ayun. Yun nga, napilitan na ikumpisal kay Padre Mariano at nalaman ng mga Espanyol ang lihim ng Katipunan. Okay? So, number two, ang mga Katipunero ay pawang mga kalalakihan lamang. Ang tamang sagot ay mali. May mga kababaihan din. Number three, ang Katipunan ay isang lihim na samahan na naghangad ng kalayaan sa pamamagitan ng isang revolusyon o himagsikan. Tamang sagot ay check. Ang mga kasapi ng Katipunan ay gumamit ng mga sagisag upang maproteksyonan ang sarili. Tama, o kaya hudyat. Okay? So, number 5, ang Katipunan ay nagtagumpay sa pagpuko ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Tama sagot dan ay check. Kasi, lalong-lalo yung pahayagan nilang kalayaan ay isinulat o nilimbag sa wikang Tagalog, which is wikang pangmasa. Okay? So, bilang inyong parte ng performance output sa araling ito, pakilagay sa comment section. Ano-ano ang layunin ng Katipunan? Tatlo iyon. Ilagay nyo lang dyan. Okay? So, ito yung aking mga references. So, feel free to visit these sites. Okay? Lalo yung mga pictures na ginamit ko, dyan yung makikita sa aking aking references. So, maraming salamat. Ito yung gurong si Ginoong J.R. Olpindo, nagsasabing mag-aral tayo ng mabuti. Maraming salamat po.